At kasama po natin para nga po pag-usapan ito, ito po mismo nga mula sa Department of Science and Technology ang ating Secretary Fortunato de la Peña. Sec, magandang gabi po and welcome po sa Pasada sa Teleradyo. Gandang gabi naman sa inyo at sa ating mga taga-subaybay. Hi Sec, magandang gabi po. Ang yun nga po yung mainit na usapin na po ito, matagal na po simula po nang tayo ay nagsimulang magbakuna, yun pong tinatawag nating mix and matching. So meron na pong mga studies sa ibang bansa, sa Amerika po, no, pinag-aaralan na po yung mix and match ng tatlong bakuna na ginagamit nila. Dito po sa atin, sir, kumusta po yung mix and match studies? Tayo ay ang ating mag-i-implement ng ating mix and match ay ang Philippine Society for Allergy, Asthma, and Immunology. At ang mamumuno dyan ay isang eksperto sa kanila, si Dr. Michelle De Vera. So tayo ay nakahanda na para dun sa mixed match. Naghihintay na lang tayo ng approval ng FDA. So alam naman natin na bawat trials na gagawin ay kailangan may approval ng FDA. Mm-hmm. Sir, can you walk us through the process po nito, no? Kasi ang nagbasa din po ako konti, sabi po doon, kailangan pa natin i-work up yung mga magiging pasyente po natin dito, no? Yung magiging recipients na ating mix and match. Isa po dyan dapat unvaccinated po sila. Kailangan din po ba, sir, tignan kung may allergic response or ano po ba yung mga kailangan sa ating mga magiging recipients? Ito muna at ng pareho lang ating ang ating assumption ano, ito ay ibibigay sa mga participants na 18 years old and above, okay? At ang kukunin nating participants ay 3,000. Malaking clinical trial ito. Hahatiin yung mga participants na tigi 1,000 at ito ay tatlong kategorya, no? So, yung una ay gagamit ng magkaparehong bakuna, okay, under the same platform, okay? Ito yung ito kasi ay ibibigay dun sa mga nabigyan ng Sinovac, no? Mm-hmm. Yun ang unang bakuna, yung Sinovac. So, yung unang category, ibig sabihin noon, yung pangalawang bakuna ay Sinovac pa rin, no? Mm-hmm. So, same vaccines under the same platform. Yung pangalawa, yung tinatawag nating group B ay pag-aaralan naman yung ito na yung mix match ano, yung ang unang bakuna ay Sinovac, ang pangalawa ay ibang bakuna. Okay? Mm-hmm. Ang pangatlong category ay yung tinatawag na high risk group na ito yung kompleto na sila ng bakuna ng dalawang dose at bibigyan ng isang booster dose. So, alam naman natin na usually yan yung mga nagpa-participate sa clinical trial, may mga ano yan, may mga inclusion or exclusion na criteria, ano? Hindi ko alam ang detalye ng mga yon, pero lahat sila ay i-monitor after the giving of the next dose. So kung sila ay yung pangalawang dose lang ang ibibigay, okay? I-monitor yon, yung bibigyan ng booster ay i-monitor din yon, kaya medyo matagal-tagal ang observation niyan. Hindi naman yan kamukha lang nung bakunang ginawa sa atin na pagkabakuna titingnan kung tumaas ang presyon mo o kung ikaw ay nagkaroon ng masamang reaksyon. Ito ay mahabang buwan ang gagawing monitoring. Kaya itong project na ito ay halos isang taon ang aabutin kasi oobserbahan mo pa kung ano mangyayari dun sa mga binigyan ng mix and match. So, ang una nating magkakaroon ng dry run ay ang Marikina, ano? Meron kasi tayong 12 study arms na tinatawag at ang site na gagamitin ay ang National Capital Region, Cebu and Davao. Hindi ko lang alam kung pwede pang palitan itong pagpili ng sites, ano? At yan ay nangangailangan ng mga meeting with the local government units na kanila namang naisagawa na. At isang halimbawa, dito sa Quezon City, nakikipag-coordinate sila sa UP Diliman Health Service para gawing isang site para doon sa ating mix and match. So ulitin ko lang, yung unang category ay yung magkaparehong vaccine
oobserbahan nila. Yung pangalawa ay magkaiba yung una at yung pangalawa, pero yung una ay lahat na ito, ang una ay Sinovac, okay? At ang pangatlong category ay yung tapos na ng dalawang bakuna at bibigyan ng booster. Yung booster ay kaiba na. Ayan. Yun din po yung itatanong ko, sir, no? Ito po yung yung sinasabi niyo pong third category, yung tapos na po yung full 2 doses niya plus booster. Ito po ba yung nabasa ko kanina na 3-dose version? Pangatlong dose yun. Pangatlong dose. Oo. Kasi yung tapos na niya yung 2 doses ay pangatlo na yung booster. Another clarificatory question dito, Sec. When we say 2 dose, pareho po ng first 2 dose, like Sinovac, Sinovac plus a different one. Yung unang category na 2 doses lang ay parang aaralin nila yung dalawang Sinovac, okay? Tapos doon naman sa booster, kung nga ang sinabi dito ay kailangan ang first dose nila ay Sinovac, ibig sabihin noon yung bibigyan ng booster ay Sinovac, Sinovac at iba na yung pangatlo. Okay. Wala po tayo na 3 doses na iba-iba ng vaccine. Wala. Just always 2 vaccine, ay 2 different kinds of vaccine, pwede lang umabot ng 3 shots yung po. Kasi ang may 3 shot lang ay yung pangatlong category. But all the rest, 2 shots. And we're focusing on Sinovac as the first dose. Yes. Opo. All right.